Kailangan diin to eh, para madama nila. Pero bago tayo bumanat, let's roll the intro para mukhang pro. Hey, what's up guys? John Ryan here, and boy, maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. Yes, tama po ang narinig mo. Hindi po si Ryan Odenzel to, kundi si John Ryan. Sa mga hindi po nakakilala sa akin bilang si John Ryan, ako po yung dark side ni Ryan Odenzel. So, kung si Ryan Odenzel ay yung wholesome version, si John Ryan naman po ay hindi wholesome. No? So, ako po ay medyo harsh din magsalita. No? Kasi ako yung pinakamagaling na filmmaker dito sa ating. So, ngayon nandito ka, alam mo na siguro ang gagawin natin. Dahil nga nandiyan sa title, di ba? Pero, kung hindi mo nabasa yung title bago mo i-click to, ito po ay isang video kung saan babasahin ko po yung mga harsh or mga mean comments dyan sa may comment section. Sa lahat ng videos ko, hindi lang sa isang video. Kaya sa akin, pinagawa ni Ryan Odenzel to kasi alam niya, nararapat lang no, na ako ang gumawa nito bilang si John Ryan. So huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's go right into it! So meron na ako mga napiling harsh or mean comments dito. So isa-isahin ko na lang. Pero bago pa ako magsimula, gusto ko pa magpasalamat muna sa mga sumusuporta sa akin. Paraming salamat po. No? Hanggat sa maaari naman po, nagre-reply ako sa mga comments. So hina-heart ko rin naman po yung mga comments nyo. Sobrang dami nyo po. Kaya pasensya na po kung hindi ko kayo nakokomentan lang. Maraming salamat sa mga pagmamahal nyo, sa suporta nyo kay Ryan Odenzel at sa akin na rin, John Ryan, di ba? Maraming salamat po. Pero dito sa video na to, magpo-focus lang po ako no, sa mga medyo hindi ko gusto tabas ng dila. Paalala lamang po, no, medyo hindi pambata to. Si Ryan Odenzel po, mabait po yun eh. Wholesome yun eh. Si John Ryan po, wala pong edad-edad kay John Ryan. Ang unang comment po na babasahin natin, hindi ko itatago pangalan nyo. Bigyan ko kayo ng recognition para makilala kayo. Ito, galing kay BJ Palmes. Halatang praktisado reaction vid. Praktisado. Paano ba yung praktisado sa hindi praktisado? Hindi ko rin sure eh. Pero hindi naman to masyadong hate comment. Hindi naman din masyadong harsh. So medyo mild pa to. Pero hindi yung praktisado yung mga reaction video ko dahil hindi ko po yan pinapractice. Napaka-stupid ko naman kung papracticing ko yung reaction ko. Diba? Next comment, galing kay Gabriel Moraledo. Ito, nag-react siya sa El Fili video. The title of this video should not be Pinoy Editor Reacts to El Fili Boosterismo. It should be Pinoy Guessing How They Edited It. Bro, we know that you're an editor but you don't have to describe it frame by frame though. Lol. Clearly, hindi ka isang editor o hindi ka isang filmmaker. Kaya hindi mo na-appreciate itong video ko na to. Marami sa kanila o marami sa mga viewers nito ang nagre-request na gawing frame by frame ang pagre-react ko. Dahil gusto nilang malaman kung paano nagagawa yung mga eksenang yan. You don't have to describe it frame by frame. Kung ayaw mo ng ganito, ba't mo pinanood? Sinabi ko naman sa umpisa na magpo-pause ako ng magpo-pause. Diba? Nako. Pipigil ako. Usa. Okay, next comment. Ang next na comment na i-react natin ay galing kay Woodcraft Designs. Sabi niya, ang comment niya dito sa reaction video ko ng El Fili, sabi niya, ikaw na lang gumawa lahat kasi ikaw ang matalino. Ba't ako gagawa? Project ko ba yan? Ito pa isa. Napakatalino rin ito eh. Mauricio Flores, ang sabi niya, puro stop. At sabi rin nung katabi niya, no? Na si Kurtz Q TV. Panoorin ko na lang yung original, pahintuhin to. Hindi ba may disclaimer nga ako sa unahan? Nasabi ko, panoorin nyo muna yung original. Diba? Tapos sasabihin nyo dito, pahintuhin to. Ito, may nag-comment doon sa reaction video ko doon kay Kong ng lakas. Ito ay galing kay Buddy Kulaway Riberta. Hayop ka. Acting lang pala gusto mong makita doon ka sa Korea drama. Anong Korea drama? Yung Korea drama po may N. Korean drama. Anong Korea drama? Sinabi ko dito na hindi ganun kaganda acting nila. Pero yun po ay komento ko o constructive criticism ko para sa kanila. Ngayon, okay lang din kung constructive criticism to papunta sa akin. Pero nilagyan mo kasi ng hayop ke. Bah, may nag-reply tuloy sa kanya. Bawal tanga dito, Brad. Huwag ka manood dito. Eto, nag-comment din dun sa reaction video ng ng lakas. Galing kay Kent Drake. F*** you. Nagmamagaling ang ko. O sige, hindi ako magaling. Ikaw na magaling. F*** ka din. O, eto pa, may nag-comment din doon sa lakas din. Ang sabi ni Ice. Feeling magaling na editor, may masabi lang. Di ko naman sinasabing napakahusay kong editor. Hindi niya ako kilala.
Ito pa, galing kay Wakai Uvi. Scripted reaction, yuck. Ito, may nagtanggol sa akin. Kung di ka editor o wala kang alam sa editing, di mo pwedeng sabihin na scripted. Manahimik ka na lang. Ayan na ha. Sana nag-react sa'yo. Buti may nagtatanggol sa akin. Maraming salamat po sa mga nagtatanggol sa akin. Ito naman galing kay Doc Esberu. Napakatagal mag-umpisa. Eh di skip mo. Kaya nga may scrubbing dyan eh. Kaya nga may current time indicator dyan eh. Malamang in-skip nga niya nung pinanood niya pero minura niya pa rin ako. Ay nako itong mga taong to. Ito si Harel Erod Corpus. Ang sabi niya, dami mong alam, ina mo. Huwag mo idadama nanay ko dito, Brad. Wala namang kinalaman nanay ko, di ba? O marami talaga akong alam. Tanong mo sa nanay mo. Ito sabi naman ni Ian Pags. Kaya mo lang ginagawa para pang padami ng VMs mo, bugok. Una po sa lahat, yung bugok po ay B-U-G-O-K. Hindi po bugok. Oh, bakit? Sino bang gumawa ng video sa YouTube para hindi dumami ang views? Di ba kaya ka nga gumagawa ng video sa YouTube para dumami views mo? Bugok ka pala eh. Ito naman, ah, nag-comment siya doon sa reaction video kay JP Abran. Sabi niya, si Scrappy Coco, Peter McKinnon wannabe. Tapos may ganun. Na-replyan ko na to eh. Sabi ko, hi there, may I know who's Peter McKinnon? sir, yung Peter po, isa lang ang T. Oh, isa lang yung tinan. Siguro si Peter McKinnon ay yung better version ni Peter McKinnon. At saka, para sa akin wala namang masama kung na-influensyahan ako ni Peter McKinnon. Kasi nga, influencer si Peter McKinnon, di ba? Meron din nag-comment dun sa reaction ko naman ng Skyline. Deadlock summoning. Ang sabi niya, editor ka lang, di ka director. You don't know me, man. Ako po ay nag-umpisa bilang editor. Ako po ay naging producer na rin. Ako ay naging videographer. Ako po ay naging director. Ako rin po ay naging creative director. Baka naman kasi ang pagkakaintindi niya kasi si Pinoy Editor Reacts lang kasi. So baka hindi niya nga talaga ako kilala pero ako po ay isang director. Ito naman, nag-comment doon sa aking Scarlet 6i6 review, no? Yung vlog na yun. Siya si Honesty Thoughts. Ang sabi niya, okay sana mga content mo pero please wag mo gayahin si Peter McKinnon na pakapi-kapi. So Peter McKinnon, talagang favorite niya ang coffee at ramdam ng viewers yun. Ikaw halatado na nagkukunwari lang. Hehe, wag ka magalit ha. Ang sagwa tignan eh. Peace. Okay. So, Honesty Thoughts. Clearly, si Peter McKinnon lang ang kilalang mong nagkakape. So sa tingin mo, siya lang ang may karapatang uminom ng kape sa videos. Bakit hindi mo komentan, ha? Yung mga nagkakape sa mga commercial? Siguro every time nanonood ka ng coffee commercial, sinasabi mo yun sa sarili mo. Si Peter McKinnon lang ang may karapatang magkape. Ah, yan, ininom pa niya, oh. Ininom niya yung kape, oh. Halatadong nagpre-pretend lang siya na gusto niya yung kape. Ganun ka siguro manood ng coffee commercial. Para po malaman nyo, sir, bago pa ho sumikat si Peter McKinnon, 2008, nahilig na po ako sa kape. And para rin po sa kaalaman nyo, sir, yung McKinnon po ay walang letter A sa gitna ng M at C. McKinnon po yon, hindi McKinnon. So, paalala lang po, no, bawal na po magkape sa mga videos. Si Peter McKinnon lang po ang may karapatang magkape sa mga videos. Since nasa TV industry naman ako, no, sasabihan ko na rin yung mga gumagawa ng TV ads, no, na itigil na nila yung pag-inom ng kape sa mga commercial nila kasi si Peter McKinnon lang ang may karapatang uminom ng kape sa mga videos. Pakausay nitong taong to. Ito galing naman kay Sontokan, Sontokan TV. Real talk, mas magaling si Namiko Teotanko, JP Abraham, Abraham. Ano Abraham? At Chris Gids kaysa kay Ryan Odenshall in terms of videography and editing. Wala pa siya sa level nila. Sila ang tunay na magagaling na videographer at editor. Tapos wala pa siya sa level ni Vladimir Ramores Castañeto sa editing. Di niya kayang gawin mga ginagawa ni Vladimir Ramores Castañeto. Okay, Sontokan TV. Kung yun po ang opinion nyo, sirerespetuin ko po yun. Pero hindi naman po ako nakikipag-competition sa mga idol kong yan. Totoo namang magagaling sila at mas mahuhusay sila sa akin. Pero hindi nyo po kailangan kami ikumpara dahil may kanya-kanya po kaming atake. Si Vlad po, VFX. Si Chris Gids po ay isang visual storyteller. Si Miko at si JP Abraham naman po ay mahilig sa mga trendy style of filmmaking. Si Ryan Odenshall po, wala. Walang kwenta si Ryan Odenshall. Walang kahusay-husay. Walang kasilbi-silbi sa industriyang ito. Pakitanong na lang po kung paano po nag-perform si Ryan Odenshall sa mga international events na dinaluhan niya.
Rio Olympics. Ito pa isa, galing kay Andre Vidanes. Binura niya na to eh, pero na-screenshot ko tol, sorry. Sabi ni Andre Vidanes doon sa video kong Digisit Baler Aurora. Sabi niya, mas magaling pa si Kuya Mico Teotanko sa'yo. May nag-respond sa kanya, sabi ni John Lowid Pinto, can you please wag ka mag-comment dito kung ganyan na sasabihin mo, nakakasakit ka ng tao. They have different skills and pareha silang magaling. Don't underestimate his skills. Eh, ikaw marunong ka ba? Wala kang respeto sa kakayahan ng isang tao. Kung wala kang magandang komento, umalis ka, hindi yung nakakasakit ka ng ibang tao. Ang sabi naman ni napakahusay na ni Andre Vidanes, idol niya nga si Ben TK eh, bobo. Kala mo di ko kilala Ben TK. Tss, mas magaling pa nga ako sa'yo eh, bobo. Yun ang sabi ni Andre Vidanes. Nakakaya kasi Vidanes pa naman yung apelido mo. Kilalang director yan. Nag-comment din siya doon sa Sikihor na video ko, no? Sabi niya doon sa Sikihor video ko, mahina. O eh, ikaw na. meron pa isa, no? Si Mark Calo. No? Sabi niya, huwag kang masyadong madaldal, ang boring. Pero nasagot ko na to yun. Sabi ko, di ba mas boring pag di nagsasalita? Meron dito, si Raulo rin ata to eh. Sabi niya, si Ryan Odensial yung gumagamit ng BTS sa titles niya, di ba? Army ba yan? Eh kung itakin ko kaya yung pagmumukha mo. Joke lang. Meron pa rin, no, isa, binura lang niya ho yung ano, yung kanyang pangalan. Sabi niya, don't use BTS for fame. Ha? Ewan ko sa'yo. Ayun lang, no? Yun lang yung mga yun lang yung mga nakita ko. Pero alam nyo, napakarami, napakaraming hate comments. At kung mapapansin nyo, nabawasan na sila. Dahil binubura ko. Tinatanggal ko sila sa channel ko, ina-hide ko sila sa channel ko, binablock ko sila sa channel ko kasi hindi ko sila kailangan. Mas okay na yung ako na lang ang nakabasa kaysa mabasa pa ng iba. Yun yung isa sa mga natutunan ko nung nagsimula ko dito sa public domain. Hindi natin sila masisisi, okay? You are entitled para sabihin niya mga yan kasi opinion niyo yan. No, si Ryan Odensial ay maintindihin naman. Kung opinion mo yan, go lang, irerespetuhin ko yan. Pero wag naman yung may murahan, di ba? Wag naman yung parang harsh or mga rude, di ba? Maiintindihan ko naman eh, kung constructive criticism, okay na yun. Okay lang yun sa akin. Pero kung mga murahan o mga bobo, tanga, gago, mo, yung mga ganun, huwag ganun. Una sa lahat, di nyo ako kilala. Hindi ko rin kayo kilala. Kaya hanggat sa maaari, hindi ko kayo pinapatulan. Pero bilang isang influencer or bilang isang YouTuber na medyo may mga followers na, no, pumipitik din po kami, no? Pumipitik din po kami from time to time. Lalong-lalo na kung sobrang harsh nung pagkakasabi. Hindi ako, ang paniniwala ko, huwag kang gagante, huwag mo papatulan kasi mananalo sila. Pero ako ho kasi, hindi naman ako papayag nang gaganunin mo lang ako. Diba? Pero again, okay lang mag-comment kayo ng hate comments or mga harsh comments dyan sa comment section. Maiintindihan ko naman. Pero huwag kayong maiinis sa akin or huwag kayong magagalit sa akin kung gagante ako sa inyo. Kasi may karapatan din akong magsabi ng gusto ko sabihin. So ayun lang, ano, sana natuwa kayo. Again, kung may mga nasabi man akong mura dito or mga hindi magagandang salita, pagpasensyahan nyo na. At gusto ko lang din ilabas yung nararamdaman ko. Pero hindi po ako masamang tao. At I'm sure hindi rin naman siguro masasamang tao yung nag-comment na yan. Baka hindi lang talaga nila ako ilala. But then again, as much as possible sana, iwasan natin yung mga maaanghang na salita. Para hindi rin natin marinig yung maaanghang na salita mula dun sa taong pinagsabihan natin ng maaanghang na salita. Ang mga influencer or ang tao mismo ay may hangganan din ng pasensya. No? Ngayon, kung kami ay gumante, hindi ibig sabihin nun ay nanalo kayo. Gumagante kami kasi kayo. So yun nga, sana nagustuhan mo itong video na to. At kung nagustuhan mo nga itong video na to at yung iba ko pa mga videos, pwede bang pa-subscribe naman? I-click mo lang yan. Yan. Pati yung bell notification para ma-notify ka every time na may bago akong video. So once again, this has been John Ryan. Thank you so much for being here and see you in the next video. Okay, nag-comment ako dito sa Raska. First 15 comments, shoutout kay John Ryan. Game. Jeffrey Viray Manuel, shoutout. Shoutout din lah sa'yo. Rafael De Leon, shoutout din. Colleen Shane Kiambao, shoutout din sa'yo. Gerard Ponce Lozadio Kasipong, pa-shoutout boss. Ay, may isa pang matalino dito, Mark Lasatin. Alright, makikisingit lang po. Wah, galing, magaling ha. Christian Saeha De Leon, Kuiray. Magandang gabi sa'yo. Oh, si Heidi Mendoza. Magandang gabi sa'yo, Heidi Mendoza. Nino Kahusay. Yo! Carlo W. Siguro kakamadaliin ito. W lang ang na-type niya. No? Shoutout sa'yo, Carlo. Hans Rafael C. Parilla. Shoutout. Ha? Buong-buo. Warren Maynard. Kuya Ryan. Ha? Umabot din. Jared Mendoza. Shoutout.
sa'yo. Aaron A. Sagara, Toast, Sekest, AJ Leotero, shoutout, Jojo Pardo, pa-shoutout, Kuya Ray, Justin Joel Busa, Justin Joel Busa, pa-shout, pa-wa-shoutout po. Ay, Clarence Ruiz Tolentino Mercado, yo, Bon Ignacio, shoutout direct, ayan ha, umabot ka Bon Ignacio, hanggang dun lang, oh. ang bibilis naman kasi, di pa nga ata ako tapos mag-type eh, comment kayo agad. Viva La Rasca.